What if ang bansang Japan ang nanalo sa ikalawang digmaang pandaigdig? Ano nga kaya ang posibleng kahinatnan ng ating bansa sa panahong ito? Iyan ang napakagandang katanungan ng ating tagapanood na si Derek Aldas at iyan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang ilike itong video. Noong panahon ng World War II ay sinasabing ang mga sundalong Hapon na siguro ang pinakamasamang tao sa mundo bukod kay Hitler dahil sa pagmamalupit nito sa mga prisoners of war, panghahalay sa mga kababaihan at walang awang pagpaslang sa mga inosenteng tao. Bukod pa riyan ang mga sundalong Hapon noon ay gumagamit rin ng mga biological warfare na lubhang mapanganib sa sangkatauhan katulad ng plague, cholera, anthrax, glanders at iba pa. Kaya't kung ang Japan ang nanalo noon sa giyera, ay tiyak mas matindi ang sinapit ng Amerika sa kamay ng mga Hapon at marahil sa panahong ito, ang bansang Amerika ay nasa kontrol na ng Germany, Japan at Italy at maaaring Aleman, Italian o di kaya naman ay Japanese language na ang universal language sa panahong ito at hindi perang dolyar ang naghahari sa mundo dahil hindi naman porket naging masama sa digmaan ng mga Hapon ay mananatili na ang kanilang kasamaan habang buhay. Dahil sa bawat grupo ay palaging may mabuti at masama at dahil nga ang pakay lang naman noon ng mga Hapon ay matapatan ng bansang Amerika dahil sa pambubulabog ng mga ito noon sa kanila at hindi pagbibigay ng patas na pagtingin kumpara sa iba. Kaya't kung natalo nila noon ang Amerika ay tiyak matatahimik rin sila katulad na lamang din noon ng bansang Amerika. Sobrang kalupitan din noon ang sinapit ng mga Pilipino sa kanila. Subalit habang tumatagal ay mas pinipili na lang nilang makisama dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi matatapos hanggang may digmaan. Kaya timbis na panatalihin ang kanilang kalupitan ay pinakisamahan na lang nila ang mundo. Subalit tiniyak naman nila na sila ang nasa tuktok ng mundong ito kung saan ang kanilang pera ang magsisilbi nilang pinakamalakas na sandata upang masunod ang anumang naisin nila. Kaya't katulad ng Japan, kung sila man ang nanalo sa digmaan, ay posibleng ang pera nila o di kaya ang mga Aleman o Italian ang gagamiting pera sa lahat ng kalakalan sa mundo at tiyak wala ng halaga ang dolyar ng mga Amerikano. At kung mangyari man ito ay tiyak mas disiplinado ngayon ang mga Pilipino dahil ang batas ng mga Hapon ang susundin ng mga Asyano. Hindi katulad sa panahong ito, tapon doon, tapon dito. At halos wala ring magandang pagbabago sa maraming sulok ng bansa dahil ang madalas na proyekto lamang ng ating gobyerno ay sirain at muling gawin ang daang sira-sira. Kaya't kung ang mga Hapon ang naghari sa ngayon ay ang kanilang kasipagan ang maa-adapt ng mga Pilipino at hindi ang pagiging mapili ng mga Amerikano kung saan ang karamihan sa kanila ay mas pipiliin pang huwag magtrabaho kung hindi lamang din mataas ang kanilang pwesto. Kaya naman umaasa sila sa mga kababayan nating Pilipino na puna ng mga ayaw nilang trabaho. Gayon pa man na magiging tagumpay na ito ng mga Hapon, Aleman at Italiano ay tiyak magiging dilubyo para sa mga Chino at mga Jewish sa mundo dahil alam naman nating lahat na nais ubusin ni Hitler ang lahi ng mga Hudyo at ganoon rin naman ang Hapon sa mga Chino. Kaya't mas mainam na rin na ang Amerikano ang nanalo dahil mas maraming inosenteng buhay ang naisalba sa kamay ng mga Hapon, Aleman at Italiano. Gayon pa man kung uungkatin natin ang mga nakaraan, ang halos lahat ng digmaan ay sila lamang din naman ang pinagmulan. Kaya't kahit sino man sa kanila ang manalo sa digmaan ay parehong may pangit at maganda ang kalalabasan. Kaya't ang mas importante sa ngayon ay ang ating kalayaan at ang pagiging bukas ng ating isipan ang magdadala sa atin sa tunay na kapayapaan. Dahil kung magpapauto tayo sa mga dayo ay lalala lang ng lalala ang gulo. At kung pag-aaralan mong mabuti ang pinagmulan ng lahat-lahat ng kaguluhan ngayon sa mundo ay tiyak makikita mo na halos iisang bansa lang ang nasa likod nito. Kaya't laging unahin ang kapayapaan bago ang pagtatapang-tapangan dahil ang labis na katapangan ay nagiging dahilan ng karahasan na nagdudulot ng mas malaking kaguluhan.